Mga pare, napanood niyo ba yung laban ng Malas Gilas at saka yung yung Gilas tsaka yung laban ng Sinigal, o pare, yung unang game? O pare, napanood ko din yan, pare. Malas nga eh. Talo sila eh. Pare, napanood ko din yan, pare. Eh, wala eh. Walang kwenta yung coach ng Gilas eh. Chatreyes. Niya naman mga pare, 'di ba si ano, si Renz Abando, napakalakas ni Renz Abando. Tapos si Binabangko. Ano ba 'yun? Bakit paborito niya si Kepper Abena mga pare? Ha? Eh samantalang ewan ko ba, bakla yata yung coach ng Chatreyes na 'yan eh. Ewan ko. Kung kailan siniswerte si Renz Abando sa Binabangko, si Raul yung iiwan. Eh puta, paano hindi mamalasin yung mga 'yon? Kung sino yung malalakas, yun yung Binabangko niya. Ha? Yung Chatreyes na yun mga pare, yung Chatreyes na yun pare, tiwalang tiwala kay Kepper Abena, iyan liit naman, tapos salaksak ng salaksak sa loob eh, pag nabubutatan ng mga malalaking Sinigal eh, wala na, hindi na alam kung saan anong gagawin ang bola niya mga pare. Dapat ang pinapasok ni Chatreyes doon yung ano, sila John Mar Fajardo, si Malonzo, si Ido, tapos si yung apat na forward pare, mga yung power forward ng Gilas, sino pa ba yung isa, si ay, si Japit Aguilar pare, bakla mag-dribble niya pare, madali magawan yun, si ano pare, sino ba to yung isa, si ayun, si Perez pare, oo, yun. Tapos si Renz Abando, eh pinasok ng pinapasok si Bugoy tsaka si Renz Abando, eh si ano eh, si tawag dito, yung Kepper Abena ng A. Tingin ko mga repa, si Chatreyes, bading yun, bading, oh. Alam mo kung bakit? Favorite na favorite niya talaga si yung mga Rabena, yung Kepper Abena na putrakis. Eh wala tayong mapapala dun, puro dribble. Wala namang ginagawa. Eh, ang tanong, yung dribble niya ba, ma-score pa yun? Tapos, bakante yung mga kalaban, ayaw niya ipasa. Yung power forward, hindi niya ipinapasa. Bakante yung kabila, ayaw niya ipasa. Ipipilit niya rin talagang ipipilit. Kaya nakakabwisit eh. Buti nga kagabi, nanalo sila eh. Wisit na yan eh. Mga pare, kung napanood nyo naman kagabi, di ba? Second quarter na pinasok si Renz Abando. Nakatira ng 3 points nung nag-substitution na. Alam mo, binangko na naman si Renz Abando, pare. 'Di ba? Pasensya niyo kagabi, 'di ba? Si Raul yung ano na 'yon, dapat 'yun palitan na yung coach na. Eh ang dami-dami namang coach dito sa Pilipinas, bakit 'yung pagkinukuha eh? Si Raul yung kahit nga coach lang ng barangay eh. Baka di hamak na mas magaling pa doon sa Chatreyes na yun eh. Kung sino yung mga malalakas, yun yung inaano niya. Yun yung binabangko niya. Nanggigigil na rin ako doon sa pare talaga, paramis pare. Nanggigigil na rin ako doon sa coach ng Chatreyes na yun pare. Ha? Ewan ko, pag nakita ko ng personal, baka ewan ko kung magawa ko doon pare. Ayoko muna magsalita pare kasi baka pag nandun naman ako sa nakita ko, baka hindi ko rin ako. Pero hanggang sa ngayon pare, nangigigil pa rin ako eh. Mga pare, kayo lang ba nangigigil doon mga pare? Ha? Kayo lang ba nangigigil? Eh ako nagigil din ako doon eh pare. Sabi ko kung nandun ako doon sa ano, sa harapan nung Chatreyes na yung pare. Pare, hindi ko lang kung ano nagawa ko doon. Baka binuntal ko na sa kuso yung pare. Iwan. Pare. Yung mga pare, yung laban nilang yun pare, wala naman yung pare, mga tune-up na palang, tune-up game palang naman nila yung pare. Diba? Kaya nga, nanalo yung Gilas dun sa Iran. Tapos, kung tutusin niya pare, mas magaling pa yung hamak yung Iran dun sa Sinigal eh. Kasi yung mga Sinigal eh, malalambot ang tuhod ng mga yun. Matataas lang talaga sila, matataas tumalon, tsaka malakas sila sa, tama naman, yung second game nila pare,
ilang butat, nabutata si Perez, nabutata si Aguilar, yung parang bakla mag-dribble. Oh, si Aguilar yun. Oh, at saka pare yung si ano, si ano, butata din si yung maliit na ano po. Asar ako doon kay Kepa Bena, boyfriend niya ata ni. Oh, siguro nga boyfriend niya 'yun, siguro loko-loko 'yun eh. Tune up game lang pa lang naman talaga nila yung pare, sa August 26 pa yung laban nila. Alam mo pare, sa tingin ko ano, mahirapan silang ano pagka FIBA World Cup na pare, mahirapan sila pare. Alam kong bakit? Pare, international tournament 'yan pare. Lahat ng magagaling nandiyan. Yung mga nasa NBA player pare, yung mga siyempre ano 'yun, gagamitin ng mga ano nila 'yun, mga bansa nila, yung mga nasa NBA na naglalaro ngayon, 'di ba? Eh unang mga kalaban ng Gilas ngayon sa 26. Susunod na mga kalaban, unang mga kalaban nila pare yung ano, yung Banana Republic pare, napakalakas nun pare. Ilang tatlong NBA naglalaro doon. Pero hindi ko nababanggitin sa inyo kasi baka ano. Tsaka ano pare? Ito pare, ha, tandaan yung sinabi ko to, ah. Sasabihin ko na to, ah. Pagka sa FIBA World Cup na pare, maniwala kayo sa akin pare. Walang mananalo, kahit isang panalo pare, o hindi mananalo ang Gilas pare. Maniwala ko, tandaan niyo tong sinabi ko na to pare. Ha? Hindi mananalo pare. Pare, proud ako kasi Pilipino ako, Gilas. Minsan nga, hindi nag-Gilas ang tawag ko sa kanila, malas Gilas na eh. Ha? Maniwala kayo sa akin pare, hindi mananalo ang Gilas, kahit isang panalo, hindi sila mananalo. Eh pare naman, huwag kang naman ganyan, huwag ka naman papakasiguro pare, kasi kahit naman papano pare, seleksyon naman yung Gilas natin ngayon, may mga malalakas naman dyan. Eh maglalaro pa nga si Clarkson, di ba? Di ba? Eh, malay mo, nakasungkit tayo, eh tayo na kasiguro pare, kasi bilog naman ang bola pare. Mahina naman yung ano, mahina naman yung Iran, Lebanon, tinalo na rin naman natin yan, di ba? Huwag tayong baka siguro. Mare, pamananalo din yan, panalangin natin na manalo naman tayo, manalo naman yung Gilas Pilipinas, kasi alam mo naman, yun, sabi nga ni parang Imaw, bilog nga naman ang bola, siyempre. kaya lang pare, napansin ko pare, yung laban ng unang laban ng Gilas at ng Senegal, bakit ganun pare, napakadulas ng kalsada? Ay, ng kalsada nung? Napakadulas pare nung napakadulas ng ano nila pare, yung court nila, ang sahig, napakadulas pare. Tingin ko may duda ako doon pare, baka yung langis ng Pilipinas baka yung langis ng Pilipinas doon sa ano, sa dagat natin, sa pinagdagat, baka mamaya sinip-sip nila yung ano doon, yung langis doon, tapos nilagay doon. Pag alam nila magkalaban ang ano, Pilipinas maglalaro, nilalagay nila doon sa ano. Nilalagay nila sa sahig ng court para yung mga player ng Pilipinas madudulas. Imbis na Gilas, dulas. o nga mga pare, sa ano nga yun? Sa Beijing nga gaganapin yun pare. Para mga pare, magiwahiwalin na tayo pare. Abangan na lang natin mamaya, may laban ba, yung may rematch pa yung ano, yung Iran at saka yung Gilas mamaya. Abangan na lang natin pare kung anong gagawin ng coach natin pare. Kahit naiinis tayo doon, wala tayong magagawa kasi meron lang naman tayo, 'di ba pare? Iwahiwalin na tayo.